Muntik na ngang malagay sa alangani ng buhay ni Ren sa bando matapos nga ang kanilang naging laban kontra sa Sono Sky Gunner sa KBL. Nag-attempt kasi ng follow-up dunk itong si Ren sa bando at nagkamali nga siya ng tansya. Kaya naman malakas nga ang pagkabagsak ni Ren sa bando sa may sahig at nauna pa ang kanyang likod. At naniniwala nga ang kanilang coach na hindi nga aksidente ang nangyari at mukha nga merong foul play na nangyari, kaya naman pinaimbestigahan ito ng coach ni Ren sa bando. At nagkatotoo nga ang hinala ng coach ni Ren sa bando dahil matapos ngang reviewin ang pangyayari ay dito ngayon makikita natin na sinadya nga ng import na si Unwaku na itulak itong si Ren sa bando habang nasa ere. Kaya naman panoorin natin ang video at kayo nang bahalang humusga. Dito nga sa video na ito makikita nga natin na nag-a-attempt nga ng jump shot yung kakampi ni Ren sa bando sa kanyang kupunan na Anyang KGC. At ito nga si Unwaku, nagdepensa nga o dumepensa nga. Tapos dito nga makikita natin si Ren sa bando, ito na nga siya, tatalo na nga dahil mag-a-attempt nga siya ng follow-up dunk. At kitang-kita nga itong si Unwaku na hinawakan si Ren sa bando at binalibag. Ayan, huling-huling nga siya sa camera. At ang masakit pa dyan, hindi niya pa tinulungan si Ren sa bando na sana ay makabagsak ng maayos. Kaya naman ang nangyari, nagkaroon nga ng injury si Ren sa bando sa may likod. Kaya naman ang KBL ay umaksyon na nga at pinagmulta na nga itong si Unwaku nang humigit kumulang 3 million won o kung i-convert sa Pilipinas ay nakakahalaga ng 128,000 pesos. At bukod pa doon ay winarningan nga yung mga referee sa nasabing laban kung saan wala man lang ginawang aksyon. Ang sabi nga sa report, the KBL handed stern warnings to the match referees Lee Sung, Mu Kim, Pyok Gyo, and si Lee Jun Yun. Kaya naman sa nangyari nga dito kay Lakay Ren sa bando ay matagal-tagal nga siyang makakapagpahinga at ayon nga sa mga report ay aabot pa ng 4 to 5 weeks bago tuluyang makabalik si Ren sa bando sa KBL, ngunit nakadepende pa rin nga yan at hindi na nga siya makakasama sana sa dunk contest na gaganapin na sa KBL. At ayon pa nga sa mga report ay mukhang masama talaga ang tama sa likod ni Ren sa bando, partikular na sa kanyang mga spinal cord dahil sa mga lumalabas nga ng mga balita ay nagkaroon nga ng fracture itong si Ren sa bando. Ang sabi nga dito sa report, Ren sa bando was diagnosed with lumbar vertebrae 3 and 4 fractures, wrist sprain and concussion at the hospital today. He is not expected to play for 4 to 5 weeks. Kaya naman ipanalangin na lang natin si Lakay Ren sa bando na sana ay mapaaga ang kanyang paggaling. Sa ibang balita naman, meron na namang pasabog ang sport writer at analyst ng spin.ph na si Sir Snow Badwa. Patungkol nga ito kay Mikey Williams na alam naman nating lahat na nagparamdam na nga ang kanyang kampo. At ayon na rin sa mga report ay gusto na nga nito na bumalik muli sa PBA, partikular na sa kanyang mother team na Talk and Text. Ngunit kung gusto nga bumalik ni Mikey Williams sa Talk and Text ay babayaran na lamang siya, hindi sa presyo niya kundi sa presyo ng Talk and Text. At bumagsak na lamang sa 420,000 pesos ang gustong ibayad ng Talk and Text dito kay Mikey Williams. At si Mikey Williams nga ay kinausap na itong si Coach Chot. At ito nga yung naging report ni Sir Snow Badwa patungkol nga kay Mikey Williams. Ang sabi niya nga, I heard TNT management will only talk to Mikey Moonboy Williams if he is going to accept a monthly pay that's around PBA's max pay salary of 420,000 a month. The King TNT astronaut is now reportedly using Coach Chot Reyes as bridge to start negotiation with management. So lumalabas nga na tatanggapin siya ng MVP group o ng Talk and Text basta pumayag lamang siya sa 420,000 a month na ibabayad lamang sa kanya. At hindi na nga pumapayag ngayon ng Talk and Text sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang mga dinedemand noon na 1.2 million a month. At aminin man natin o hindi, alam naman nating lahat na galawang import talaga itong si Mikey Williams. Kaya naman, nagpapabayad talaga siya ng malaki at halos pang-import na nga yung mga presyo niya eh. Almost 1.2 million a month. Ngunit, sana naman maisip nga ni Mikey Williams na hindi naman siya import, isa siyang PhilAm o may dugo siyang Pilipino. Kaya naman yung bayad sa kanya ay pang-local player lang talaga. Kaya naman abang-abang na lang tayo kung papayag ba ang kampo ni Mikey Williams na babayaran lamang siya ng 420,000 a month upang makapaglaro siya muli sa PBA sa kanyang mother team na Talk and Text.